Hey yo mga guys, ito na yata yung pinakamalungkot na intro ko. Ito na kasi yung huling araw ko dito sa Pilipinas at hinatid ako ng aking mga kapatid at hindi ko na sila pinababa kasi ayaw ko kasi makikita na umaalis pa sila at diretso na agad ako dito sa pila ng International Airport Terminal 1. Pagkapasok ko, nag-check-in agad ako at umasok sa immigration. Medyo nagtagal pa nga pala ako doon kasi hindi rin pwedeng mag-video. So, suggest ko lamang po is mag-alat kayo ng 4 hours before your flight para hindi kayo ma-hassle or matagalan or mainip. Kasi mali pala ako. Kasi medyo mahaba talaga yung pila. Ito na yung pinakamalungkot sa buhay ng isang OFW. Naaalis ka ulit para magtrabaho sa ibang bansa. May iwan mo naman yung pamilya mo, yung mga kaibigan, yung mga happenings. Lalong-lalo na doon sa bansang pupuntahan ko, Saudi Arabia. Alam nyo naman na medyo mahigpit doon. Kaya walang nightlife, walang... Basta alam nyo naman yung mga gala natin dito sa Pilipinas. At eto na nga, nandito na ako sa aeroplano. Ang requirements nga po pala, lalo na tulad kong isang hindi na talaga balikbayan, balik mang gagawa na kasi matagal na ako nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Kailangan ko lang is yung passport, yung exit re-entry visa ko, at yung OEC. Kung nahihirapan nga pala kayo mag-OEC, kumuha ng OEC, ilalagay ko na lamang sa comment section o sa description yung tumulong sa akin. OEC assist, salamat po sa inyong pagtulong. At ayan na nga, nagde-demo sila ng safety features. At kailangan ko itong basahin, kasi may exam daw mamaya. Hindi, charot. Pinapaligaya ko lang sarili ko talaga. At ayan na nga, nung matapos ko na si basahin, kumuha na ako ng 1/4 sheet of paper para sa exam. Fill in the blanks daw, charot lang. At namigay na nga sila ng dental kit. Ayan, naglalakad-lakad na. Meron na nga pala ako dito sa may upuan, kaya binibigyan na lang nila yung mga may kulang pa. Tapos eto, may kasama na siyang blanket. Yung mahilig mag-souvenir nito, nilalagay nila sa bag. Pero ako, hindi ako naglalagay nito sa bag. Baka kasi mapagalitan ako. Marami naman akong kumot. Yan na nga, after ilang oras nung nasa may himpapawid na kami, namigay na sagad ng mga pagkain. Hindi na nga pala ako nakapag-video noong palipad ng plano kasi nasa may gitna ako, doon ako napaupo. At eto na nga, dumating na yung food ko. Meron silang tubig, meron silang macaroni, tinapay, at saka yung etong food natin, yung rice na chicken yata yung nakuha ko kasi pinapili lang kami beef or cow. beef or chicken. Chicken na lang yung pinili ko kasi beef yung kinain ko kagabi kaya para maiba naman. Ayun na nga, mapalik ako doon sa kwento ko. Nandyan sa description si OEC Assist. Ilalagay ko na yung description. Parang nasabi ko, paulit-ulit lang, joke lang. Siyempre, para hindi nyo makalimutan at sa mga pabalik pa na gusto ng mga makakatulong or nahihirapan kumuha na kanilang OEC. At ayun na nga, matapos akong kumain ay kinuha na ulit yung aming mga trays at it's time to sleep. Ayan, nag-dim na nga po yung ilaw kasi 9 hours yung biyahe mula sa Manila papunta sa Damam International Airport. Siyempre, sa haba ng oras na yon, medyo napapaihi ako. Kaya ayan, nag-mirror selfie lang ako doon sa CR. Ayan, last mirror selfie ko ngayon bago ako umalis. Siyempre, pagbalik ko, meron na nga po pala kami ulit merienda. Meron silang kit at tubig ulit, tapos tinapay, tsaka biskuit. At ito, nakalimutan ko na kung ano ang tawag dito. Basta may palaman sa loob. Ham yata yung palaman, ewan ko kung basta parang ham and cheese. Alam, hindi ako siya ano kumakain ng may cheese. Alam nyo na kung bakit. Kung lagi kayo nanonood ng video ko, alam nyo na kung bakit hindi ako mahilig sa cheese. Ayan na nga, at heto na ang realidad. Realidad na nakarating na ako sa Saudi Arabia. Ayan na nga, dumadaan na ulit kami sa 2, labas ng aeroplano, at napupunta na ulit kami sa immigration. Madalis lang naman ako kasi residente na ako ng Saudi Arabia. Ayun ang tawag sa aming mga expat na may mga ikama na. Kaya kung taga-Saudi ka or dito ka sa Middle East, alam nyo na yung ibig sabihin. At ayan na nga, nakuha ko na yung mga bagahe ko at may mga sumundo na rin sa akin ng mga kaibigan ko. At eto na nga, pagkagising ko ng umaga, nasa Pilipinas ako. At eto, pagdating ko gabi, nasa Saudi Arabia. Pero huwag kayong mag-alala, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga video dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Hala, sige, bye-bye, hanggang sa muli.